Hindi ako yung, shall we open our Bible in the book of Proverbs, chapter 3? Okay? Shall we read? I'm not like that. I know I have a dynamic preaching. You cannot contain me at the back of the stage. No. I will walk. Amen. I will shout. Amen. During victory proclamation, you will see me dancing, leaping, right? Amen po ba? Hindi mo napapansin. Dahil sa training, gumagaling ako mag-ibig. Napapansin. Nakukuha sa practice training yan. Time will come. I will become the best English preacher in the world. Alam pa na natin sa Lord. Practice makes perfect. Amen! Amen! Glory to God. Number two, the reward that we receive or we are receiving is based on our capability. Yan ang kapabilidad mo. Huwag mong pilitin ang hindi mo kaya. Amen? Hayaan mong yung kaya mo lang ang kaya nito. Sabi nga nila, huwag mong pilihin ang hindi mo kaya. At huwag mo kayanin ang hindi mo naman kailangan. Nakikinig pa mo ba tayo? Kaya minsan, alam ninyo, di ba gusto na Diyos lagi tayong happy? Tama? Para hindi tayo lang nalulungkot. Kung ano lang yun sa'yo, masalamatan mo. Bakit kaya ganito yung kilay ko, siya ganun? O kaya ano kaya? Ganyan ang kilay mo, gagawin natin. Bakit kaya ganito yung ilong ko, siya ganun? Ganyan talaga inong mood. Diba? Baka ganito yung height ko. Kaya ako na, ganyan talaga height mo eh. Ako, kita mo. I only stands 5'3 or 5'3 and a half. But I am handsome, though I am small. I am a spec, I have to be proud of it. Diba? You see? Kaya pag nakita nila si Joseph, ang guwapo mo ah. Pag nakita nila si J.A. at si Joshua, ang guwapo ninyo ah. Siguro guwapo tatay niyo. Kaya si Joshua nung JS room nila, Mr. Senior siya. Maraming hindi na kapaniwala, pero paniwala ako eh. Anak yun eh. Parang makalaki sila! Aha! Anong man ang natanggap mong reward ngayong taong ito? Pasalamatan mo si Lord! Dahil! Hallelujah! Yan ang nakalaan para sa'yo at kailangan kayo mo. Then God only gave you 100 meters land.
chapter 12, verse 9. We do not dare to classify or compare ourselves with some who commend themselves. When they measure themselves by themselves and compare themselves with themselves, they are not wise. Again, we do not dare to classify or compare ourselves with some who commend themselves. When they measure themselves by themselves and compare themselves with themselves, they are not wise. So don't compare yourself to others. Yes. Don't compare your kids to others. Amen. Don't compare your wife to others and your husband to others. Kasi si mo asawa ko, bantingan mo ako kahit ni pastor. Don't be sad. Be thankful. Amen. So don't compare yourself to others. What your lips is big. Mine is not is not big. Hindi tayo pare-parehas eh. But always remember that we are made by God according to His will. Amen? We are fearfully and wonderfully made. Amen? You know, beauty is in the eyes of the beholder. Ang kagandahan daw ay nakabase sa tumitingin. Eh, tama ba mo dito? Yes! Sometimes beauty is based upon the eyes of the beholder. Eh, tama ba mo ba dito? Isang kanya-kanyang type yan eh. Diba? May mga tao ang type nila, mapayat. May mga tao ang type nila, mataba. May mga kanya-kanyang type yan eh. Kumihan natin ang bawat isa. Diba? Yung iba gusto nagpaputi ng buhok. May iba naman yung puti, pinapakulaya. Kanya-kanyang type yan eh. Do not compare yourself to others. Don't compare. You know, comparison is not good. Amen? Hello? You know, each one of us has limitations. May mga limitations tayo. God has given us different kind of talents, different kind of gifts, different kind of callings. The Bible says in Ephesians 4:11, He gave some to be apostles, some to be prophets, some to be teachers, some to be evangelists, and some to be pastors. And others were called as assistants. And these are the deaconies and the deacons. Nagigilig pa mo ba tayo? So know your calling. Know your capability. Know the talents and the gift that God has given you. Itawa pa mo ba dito? So don't compare yourself to others. Itawa pa mo ba dito? Umakyat ka ng space na punong-puno ng kataasan ng ulo. Amen? Ano man ang nakamit mo, pasalamatan mo ang Diyos. Amen? And to God be all the glory. Can we give the best clap of praise to Jesus? Hallelujah! Amen po ba? Ako, pansamantala, pinapasalamatan ko ang Panginoon kasi I have a unique wireless microphone. I look like an helicopter pilot. It's a blessing. I look like a cameraman. It's a blessing. Ito ako mahuwag rito. But time will come. You will not see. Because time will come, I will have an invisible wireless microphone. You will not see it. Ito ako mahuwag rito. Tao pa ho ba? So ano ang ibig kong tuuyin? Ano mang meron ka ngayon? Ano man ang natanong mo? Ano man ang narating mo? Iyan kay. Iyan ang kaya mo eh. Di ba? Iyan ang kaya mo. Iyan ang kaya mong birhin. Iyan ang kaya mong puntahan. Iyan ang kaya mong kainin. Iyan ang kaya mong upahan. Iyan ang kaya mong tirahan. Pasalamatan mo ang Diyos. Iyan ang kaya mo eh. Amen!
to somebody's medals, no? Don't compare your wealth to another. Ano nang meron ka ngayon, yan ang kaya mo eh. Amen! Amen po ba? Huwag mo wala, wala kang sinisihin. Ay, yung bahay mo, ang liit. Sa kanya, yung bahay niya, yung bahay ko, si Arne lang ito. Totoo. You know, the former senator, Jumpy Madrigal, you know? For her, no? Her leisure, her pleasure, is in the CR. Yes. She has a beautiful CR. You know, I came from an organized family. I have a mother, I had a mother who was very, our house was always clean. It smells good. Yes. And for me, it doesn't matter whether my house is small or big. But for me, cleanliness does matter. Yan ang para sa akin. So kung ito ang para sa akin, wala kang magagawa kung mo kong sisihin kung gusto ko laging malinis. Kasi yan ang kinanakihan ko eh. Lumaki kami sa malinis na bahay. Ayaw ng nanay ko ng marami. Ayaw niya magtingin ng marami. Ng maraming kalat ayaw niya. Diyan ako lumaki. Amen ko ba? So don't bring me to the house full of chaos. To the house that is dirty. Because I wasn't broke. I was not brought in that kind of a home. Nakikinig pa po ba tayo? Hindi ko pwede kumpara ang sarili ko sa iba. Ito ako eh. Kung hindi tayo parehas, hindi tayo parehas, wala tayong pagagawa. Mahala ka sa buhay mo, bahala ako sa buhay ko, nang ibig kong tukulin. Kung ganito ang pagkatao ko, huwag kang maapektuhan, amen. Kung ganyan yung pagkatao ko, ganyan maapektuhan, amen po ba? E tao pa po ba dito? Merong nanay. Pag tumawa yung anak niya, nagagalit siya. Para ka namang babaeng mababa ang lipad kung tumawa ka. Eh ganun siya tumawa, ano gagawin natin? You know, a mother is always angry with her daughter. Because according to her, if her daughter will laugh, it sounds like a prostitute. But you have to accept what kind of smile or laugh does your daughter has, di ba? Nakikinig pa ba tayo? You know, there is a big difference between the poor and the rich. Kapag ikaw ay mahirap, galis siya. Pag ikaw ay mayaman, allergy. Totoo. Yes. If you are poor, then people will say that you have scabies. But if you are rich, you have an allergy. Allergy. You see, there's a big difference between the well and the poor. Yes. The poor is in the death sentence. But the rich, though they plant for the nation, they are in the position. You see? There is a big difference between the poor and the rich. Tama ba ako? Intindihan pa ba natin? Kaya naintindihan ko rin kung magkakaroon sa talagang sa eskwelahan, pero talagang pobretismo. Pero ka mag-alala, hindi ka man naging paborito ng guru mo, aahon ka at iaakad ka ng Diyos. Amen? Amen. And paborito ka ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Turo mo nga ako. Sige. Point your finger at me, to me. Then said, you're my favorite. Di ba maging sa mga pagkain, sa mga ulam, di ba? Kanya-kanya tayo, di ba? Ang nanay ko, pag kumakain niya, gusto niya totoo. Totoo talaga. Tinututok niya talaga yung kanin. Nag-aaway kami, dalawa. Nanay, tutok yan eh. Eh, nung nawala siya ng ipin, ayaw na niya natutok. Pagkakampi na kami.
You see? My mother used to be, you know, boiled rice. Yes. Rice that is cooked hard. And we are always fighting. But when time comes, that, ayun, naubos sa ilim niya. Ayun, ano nangyari? Okay na, magkakampi na kami. At ako, ako rito. But time will come, no? I became my mother friend. Because she has no teeth anymore. She cannot eat hard-cooked rice. 2 Corinthians 10:12 says, we did not dare to classify or compare ourselves with some who commend themselves when they measure themselves by themselves and compare themselves with themselves. They are not wise. Be happy of what you have done. Ano mang meron ka, magpasalamat ka sa Diyos. Amen. And be proud sa narating mo. Amen. Pag sinabi nila, yan lang bahay mo, okay. Oo, oh, yan lang kaya ko eh. Yan lang rocking mo, okay. Yan lang kaya ko eh. Nag-expect ka ng mas mataas. Yan lang kaya ko, gagawin natin. Yan lang yaman mo, okay lang. Yan lang kaya ko eh. Yan lang narating mo, ayos na. Yan lang kaya ko eh. Diba? So, be happy. What you attained. According to your capability. Amen. Palakpakan natin sa Lord. You know, I have so many things to be thankful to God. Kasi ano eh, malayo na ang narating ko eh, di ba? Yes. I've experienced, I've read so many things, but I taste, no? I've been in the places that I have never been before. So, I have so many things to be thankful to God. Maraming dapat ipagpasalamat sa Diyos. You know, sometimes, saglit lang ito. Isang alam niyo, masyado tayo ng ano eh. Nakatingin sa mga wala, kung anong wala pa tayo. Hindi mo tingnan at pasalamatan. Dating wala kang, meron ka na ngayon. Amen. Lagi kang nalulungkot, hindi mo pa ito nakakain, pero hindi mo namin, hindi mo pinapasalamatan sa Diyos. Marami ka nang nakain at dating hindi mo nakakain. Masyado kang nalulungkot na hindi mo pa darating ang mga bagay na ito. Pero hindi mo pasalamatan ng Diyos, marami ka nang narating. Sabi ka ni Sir Alex kanina, wala ka natitira sa kanya. Hindi mo pa ka naibibigay yung kotse mo, sabi mo walang natira. Hindi ako naniniwala. Pag naibigay mo yung kotse mo, maniniwala ka, wala ka nang natira. You see? At totoo lang, ni Sir Alex, mas maraming natira sa iyo ngayon kaysa nung nakarana. Alam mo ba, mas maganda ka ngayon kaysa dati? Yes. You are more beautiful than before. Yes. You are more pretty than before. And I want to tell you, you are better than before. You are a better woman of God than before. You know, don't be sad. Because there are things. May mga bagay na wala ka pa that you do not have. But be thankful to God because there are things that you have. Nagawa na wala. You don't have that before. Amen? Amen? Alam mo, kung titignan ko, maraming tao. Marami sila, wala ako talaga. Totoo. Pero marami akong dapat ipagpasalamat sa Diyos. Kasi marami ako ngayon na dating wala. Don't be short-sighted. Don't be near-sighted. Don't be blind. Don't have blurred spiritual eyes. Alamin mo ngayon kung anong meron ka na wala ka dati.
No things that you have now. And you don't have that before. And don't forget to take the Lord. Amen. Palagay ko matatapos tayo sa araw na ito ng pagpapasalamat. You know, there are times, there are instances. And many times and many instances, I'm not praying for myself. I'm not praying for my family needs. But I'm praying for other needs. Yes. Because God knows my needs. God knows my family needs. Amen? As I meet the needs of others, God will also meet my needs. You know, serving the Lord is not easy. You are taking the road less traveled. Yes. To become a worker of God, to become a full-time of God, you are taking the road less traveled. Because you are serving not for yourselves, but for others. Yes. Many times you are sacrificing not for yourselves, but for others. Yes. You are giving your time and effort not for yourselves, not for your family, but for others. Yes. You are fasting and praying for others, not for yourselves. But I want to tell you this. Serving the Lord and being full-time is a rewarding job. Very rewarding job. Because as you forget yourself for God, and as you forget yourself to others, God will never, never forget you. The reason why many people are very poor, because they left their God-given ministry. They want to climb higher and higher and higher and higher. But they find themselves go backslide. Why? Because they are not serving the Lord. They are not serving others according to their capability. Dapat bukas ang ating mga puso. Meron akong binigay ng prophecy rito sa harap na Sunday. Kapag hindi mo binigay ang buhay mo sa Diyos, kukunin mo na yan sa ating mga pahala. In fact, I saw her. Patay siya. And it is a very heartwarming. You know, you can find in the Bible, immature death. Or I mean premature death. Because these people did not serve the Lord. So the Lord took their lives because they are not serving the Lord anymore. And it's a very strict warning from God. Hallelujah. And I became a prophet of doom to many because I see what others cannot see. I hear what others cannot hear. And it's hard to become a true prophet of God. Because being a true prophet of God, you will only speak what God wants you to speak. Whether it is favorable or unfavorable, whether it's welcome or unwelcome, the true prophet of God will speak what God wants him to speak. Binigawan ng parati sa isang kapatid na Sunday. God will take your life if you will not give your life to Him. Sister Ruth saw a pastora and her dream die. Because that pastora is no longer serving the Lord. And it is a strict warning from God. Masyadong mabigat po. One of the reason why J.I. turned his life
from living a life of sin into a living a life to give glory to Jesus. Because he was shocked when his friend died at very young age. He was afraid to die. Yes, this is true. Sabi niya, baklasin ito. And his very first preaching, serve the Lord God now or die. Huwag mong sukatin ang kayamanang meron ka. Sukatin mo ang sarili mo. Ano ang nagagawa mo para sa Diyos? Yan ang sukatin mo. Don't measure yourself. Don't measure yourself by the wealth you have, by the wealth you possess. But rather measure yourself by what you are doing and you are giving to God. Ganun mo sumahalin ng sarili mo. Amen? Oo, magaganda si bahay nila. Malalaki, mayayaman. Maybe they have, yes, this is very, very true. They have beautiful churches. But they are not doing the will of God. They have great number of attendees, but they are not doing the will of God. If God told you to get Mahati, be faithful to get Mahati for Jesus. If God gave you that burden, be faithful. You know, I know a man of God. God told him, he is always saying, God raised me up for America and for Africa. Only two nations, America and Africa. Hello. And he is faithful in bringing America and Africa to Jesus. Faithful. Naunawa ako ba ninyo ako? Kanya-kanya tayo ng tawag, kanya-kanya tayo ng kulit eh. Tinawag ka para umabi, tumuktok, sumayaw. Mapapansin nyo, itong nakaraan, kabata-bata ni Sister Clarice, ang prophecy sa kanya, title nga, magiging administrator sa Channel Church. Alam mo kung bakit may mga prophecy? Para sabihin niya sa iyo, ang tawag mo, wag ka na mag-inis. The reason why God is giving us prophecy so that you will align yourself according to the will of God. You know, I want to become an engineer when I was still young. I want to become a businessman. I want to become a seaman and earn dollars. But it's not the my will that prevails. Amen? It's the will of God. And how come you are dito? So know your talents. Know your gifts. And know your capability. Don't compare yourself to others. You will be disappointed. You will have a life full of regrets. Be happy with what you are now and what you have now. Amen. Dahil yan yung kaya mo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa Panginoon. Sino'y natututo taas ang kamay? Sino'y maraming natututunan taas ang kamay? Sino'y isa sa kabuhay ito? At ituturo ito isa iba? Share with others. Pare, wala po hindi nakapasok sa tabi. Pasado naman. Oo, pare! Ganun niya. Eh kung yan lang talaga kaya niya. Basta nakakaroon ng Diyos. Itinig mo ang anak mo. Amen! Eh kung bumagsak, itinig mo pa rin.
para next year pagbubutihin niya. Romans 2:4, kindness leads to repentance. You know, J.I.'s mother, the heart of J.I., Jenny Manuel's mother, is nice. Because according to J.I., di ba nag-testify siya doon, di ba? Sabi ni J.I., masalamat. Kasi binibigay mo sa akin ang mga bagay-bagay magamit hindi ang parang pagdapat. You see? That's the heart of a mother. And my son, all my sons should be proud of about their heart's mother. Amen! Kaya sabi ni J.I., Ma, Maraming mga bagay na binibigay sa akin pag naman niya para pata. And J.I. never forget that. Alam mo, kita ang pag-uha rito. Magbigay ka pa rin kahit hindi siya karapat dapat. Gawin mo pa rin sa kanya ito kahit hindi siya karapat dapat. Isang araw, inukulak siya niyan para gawin ang dati sa sarili niya. Amen. Amen. Give to others even though they are not qualified. They are not worthy. They don't deserve it. So can only do something great to others even though they don't deserve it. Yeah. For time will come, your kindness will move them to do good for God, for others, and for themselves. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya mga magulang, pantay-pantay dapat ang tingin sa mga anak. Kaya nakapasaki hindi, parehas mong mali. Amen? Kaya mataas yung ranking ng isa, parehas mong mahalin. Minsan, you know, not just minsan, but all the time, we have to love unconditionally. Yes. Unconditional love means is agape. A-G-A-P-E, agape. An agape kind of love. You love him, you love her, not because he or she loves you, but because you love her or you love him. You love him, you love the person, not because he or she is lovable, because love, God loves him, or God loves you. Amen po. Alam mo si Jonah, pumunta siya ng Nineveh. Sa pangalawang utos ng Diyos. Pero yung unang utos ng Diyos, hindi siya nagpunta. Sabi ng Lord, iligtas mo ang buong Nineveh. Maybe that time, Nineveh has 500,000 of people. And 120 are kids, perhaps. When God commanded Jonah to go to Nineveh, he didn't go. Hindi siya nagpunta. Alam mo kung bakit? Because that time, Nineveh was a cruel city. Cruel. Very cruel. Yung kanilang pagiging malupit, minumonumento nila ito. Binabandila ulit. Pero hindi yung pagiging masama ng Nineveh ang nakikita ng Diyos. Ang nakikita ng Diyos, kaawa-awa ang mga tao nito pag napunta sa impyerno at pag napausahan. Amen? May tao pa po ba nito? When Jonah escaped from the Lord, Jonah
was commanded again by God to automate it and warned them for the judgment that is about to come. Anong ginawa ni Jonah? Nagpunta siya, nangaroon siya ng salita ng Diyos. Sapagat, yun ang trabaho niya. Nangiginig pa kung ba tayo. Tingin ko kayo sa akin, malapit na ako pagbukas. Minsan may inuutos ng Diyos, ayaw mo. Minsan may pinapagawa ang Diyos, ayaw mo. Minsan may pinapagbigay ang Diyos, ayaw mo. Minsan may pinapapuntahan ang Diyos, ayaw mo. Pero hindi dapat ang gusto mo ang nasusunod. Dapat ang Diyos. Amen. Di ayaw mo pagkalooban ng Diyos. Amen. Nalapakan natin sa Lord. Many times, you don't want to do something because you don't like it. But it must not your will that prevails. But it prevails. It must be the will of God. Amen? Alam pa natin si Lord. Hallelujah. Don't sleep. Kaya matulog, ha? And lastly, na ba ito? Number three. It depends upon the will of God. Yun! It depends upon the will of God. Amen? Kahit gusto mo maging presidente ng Pilipinas, pag hindi ka parang maging presidente, huwag mo nang ipigod. Each one of us has a destiny. I have a destiny. I know I shall fulfill. I have a destiny in a city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time as He. Know your destiny. Know the will of God for your life. Amen? Hosea 6:6 says, wala yan dyan, pero write it. Adi. Your sacrifice must be in line with the obedience to the will of God. Hosea 6:6. Your sacrifice must be in line, in according to the will of God. Nakikinig pa ko ba tayo? Pwede nga magsakripisyo, pero hindi naman kalooban ng Lord. Pista lang na sa Rino. Nagbubuhat sila ng krus, nagpapaitip sila, nasusuot ng mga maroon na kasuotan. Nakikipag-prosesyon sa Black Nazarene. They are sacrificing, and yet they will go. Napakaraming sabi-sabi. Sabi ng mga Kastila, sabi ng sino-sino, sabi ng relihiyon, sabi ng matatanda, pero hindi naman ito ang sabi ng Panginoon. Napakaraming paghahandog na ginagawa. Mag-aalay ng buhay, pero hindi naman ang kalooban ng Diyos ang ginagawa. Napakaraming Diyos na sinasamba, pero hindi naman ang tunay ng Diyos na binubuo ng Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Many sacrifices are offering to Jesus, but not in accordance to the will of God. Many preaching is being made, but not the true message that comes from the heart of God. And many God that are worshiped, but not the true God that composes, the Father, the Son, and the Holy Ghost. Know the will of God in the Bible, not in the horoscope. I'm sorry about that. Not in feng shui. I'm sorry about that. If you know the will of God for your life, read the Bible and know the will of God in the Bible, through the Bible. Nakikinig po ba tayo?
Uy, ano ba ang kapalaran ko? Ay, ano ako, Taurus ako eh. Kasi may ako eh. Alam mo, ang mga Taurus, bisunga yan eh. Mga manila, may isog yan. Matatapang yan. Ako, ano ako, Pisces ako, isda. Pag mamahawakan, may kalisisa ko, may tinik ako. Ikaw, ano ka? Ano? Cancer ako. Madali na akong mamatay, may cancer ako. Eh, ikaw, ano ka? Sagittarius. Ah, ganyan. You know, horoscope is not from God. It's from the devil. I'm sorry for that. Feng Shui is not from God. It's from the devil. I'm sorry for that.